In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulog. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Okay, so magandang gabi sa lahat at meron na naman yung debate ngayon sa Debaters Convention. Ayan. At ang magdedebate ngayon is si Fernando Camacho ng SDA versus Ali Javier, isang ustad ng Islam. At bago natin simulan ang ating debate, babasahin ko muna yung kanilang topic. Ang topic nila, ang kaligtasan ay nasa Islam. Ayan, ang affirmative natin dito si Ali Javier ng Islam at saka yung ating negative si Fernando ng SDA. At before natin tumungo sa first stand, bigyan ko muna kahit konti lang, kahit 30 seconds lang, napakilala si affirmative, Ustad Ali Javier. Pakilala ka muna sa audience natin. Assalamu alaikum at magandang oras saan mang sulot tayo sa daigdig. Brother Ali ng Riyadh. Dating Christian at nagbalik Islam. Thank you. Yun. At of course, ang ating negative. Kilala ka bro. Yes, ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., kaanib po ng Seventh-day Adventist Church. At pagpalain po tayong lahat, gagawin natin pag-aaral na ito. Ayan. So, simulan na natin ang ating debate ngayon. So, bibigyan ko ng ang ating setup ngayon, 10-7 lang. 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong. At same din yan sa rebuttal. At sa ating conclusion ay merong 5 minutes. At hindi na bago itong dalawang to sa ating standard rule ng ating debaters convention. At inihingi ko lang yung kanilang confirmation. Sumasang-ayon ba si Bro Ali Javier sa ating rules sa DEVCON? Yes. Okay. Yes, bro. Sumasang-ayon din ba si Fernando Camacho sa ating rules sa DEVCON? Yes, sir. Okay. 100%. Okay, so confirm. Sumasang-ayon sila. So umpisa na natin. Bibigyan ko ng 10 minutes na first stand si Ali Javier ng Islam. So yung inyong time nasa ating screen. Isiset ko lang. Okay. Okay, so 10 minutes para sa iyo, Bro Ali. Your time start now.
Thank you, Brother Rasha. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum at magandang oras po sa ating lahat. Pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga katulad nitong debate at alhamdulillah, as usual, hindi na po bago. Faith lang, walang personalan. Paghahayag lamang po ng katotohanan. Total, tayo pong lahat ay nag-aasam ng kaligtasan sa kabilang buhay. Kaya hindi na bago yung usapin na paglipat ng relihiyon o yumakap sa pananampalataya o narinig natin sa iba pang mga kababayan natin. At hindi lamang po ako ang naging Muslim na inyong kabayan. Dati kaming Katoliko, pinanganak na Katoliko sa magulang na Katoliko at naglipat-lipat sa iba-ibang sikta ng relihiyon katulad po ng Iglesia, Baptist, Saksi ni Jehovah at Born Again. Yung Born Again, mga ilang sikta po yun, yung Hosanna in the Highest, Fort Watts at saka yung Jesus Christ is the Answer. Ang mga nabanggit po na sikta, syempre ayaw po pong makasakit kung sino man po yung mga membro dito. Ang atin lang, katulad ng sinabi nga ay paliwanagan lang, pag-aaral, sabi nga ni Brother Fernando Camacho. At ang ating kausap po ngayon ay si Brother Fernando Camacho ng HDA, Seventh-day Adventist. Isang sikta po under Christianity. Ako po ay nagbalik Islam mga ilang taon nang nakaraan. Hindi dahil nasa Saudi, kundi dito ay nakita ko talaga yung aral kung saan napabilang lamang nadagdag lang ako sa mga naging Muslim din. Bakit sa topic namin ngayon na nasa Islam ang kaligtasan? Sapagkat mababasa mismo sa maluwalhating Quran sa Quran chapter 3 verse 85. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa may yabtagi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino man ang maghangad ng relihiyon o pumasok sa relihiyon pa na iba bukod sa Islam sa kabilang buhay ay mapabibilang sa mga taong talunan kung saan wala silang kaligtasan. Kung bumaba tayo sa verse 19 sa parehas na chapter, Quran 3 verse 19, katotohanan na ang Islam ay ang ipinagkaloob o ibinigay ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala bilang pananampalataya o relihiyon natin. Sa panahon ngayon, hindi lingid sa atin na napakarami pong relihiyon, particular napakaraming sinasamba. Kung titignan po natin sa sikta o maraming denominasyon ng Christianity, sapagkat sa Islam, isa lamang ang sinasamba. Pagkat ang kaligtasan sa Islam ay hindi katulad ng Christianity na maniwala ka lang katulad ng saved by grace. Sapagkat dapat malinaw po sa atin to, lalo na yung mga kababayan na nakikinig at yung makikinig pa, kung saan ang pagkaiba ng kaligtasan o konsepto sa Islam at sa Christianity, kung sa Islam ay maniwala ka, sumamba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundin mo ang kanyang kautosan na itinuro ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ganun, faith plus action. Kumbaga, maniniwala ka at gagawin mo ang iyong pinaniniwalaan. Samantalang kung ikumpara sa Christianity ay faith alone. Makakasapat na sa kanila sa isang banda. Bakit? Sapagkat maniwala ka lang na ipinako ang isang Jesus sa kanilang paniniwala, iligtas ka na. At idagdag mo pa kung ano ang kanilang mga katuroan o ginagawa na wala namang kanilang pagkakaisa at wala namang mga basihan, kaya kung saan magkakawindang-windang sila kung sa kanilang pagpapaligsahan kung nasaan talaga ang katotohanan, kaya naglipat-lipat na rin sila ng ibang sikta. Nakatulad ko rin noon, hindi ako nasiyahan bilang Katoliko, kaya ako nag-born again at pumasok pa sa iba. Uulitin ko, ayaw ko pong makasakit sa mga
kababaeng Kristiyano na nakikinig sa ganitong pahayag, sapagkat dahil kung hindi ko ipahayag ang ganito, paano po ninyo malaman na ang dahilan kung bakit kami particular yumakap ako sa Islam? So titingnan niyo po yung punto. Katulad ng sinasabi ko na ayaw ko pong makasakit kundi pagpapahayag lamang. Kaligtasan po ang usapan. Kumbaga, suntok nga sa buwan. Para bang tayo nananaginip lang dahil ang ating pinag-usapan ay kabilang buhay? Hindi bali. Kasi pag namatay na tayo, siyempre, wala na tayong alam nun, ililibing na tayo. At kung hindi natin nagawa yung party natin habang nabubuhay pa, kumusta yung kabilang buhay kung totoong mayroon? Kaya tama lamang, habang may buhay ay ka nga sa isang salawikayan ay mayroong pag-asa. Habang tayo nabubuhay, maniwala tayo sa Diyos na tagapaglikha at sumamba tayo sa Kanya, alinsunod ka ang anong turo ng Kanyang propeta, at umasa tayo ng Kanyang mga pangako na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabagkat ang Diyos na nag-iisa na sinasamba natin at lumikha sa atin ay walang iba naman kundi yung nagsugo sa mga propeta at sinamba nila. At particular yung mga propeta katulad ni Abraham o ni Moses o ni David o ni Solomon, ni Aaron, ni Joshua, maging si Jesus at ni Propeta Muhammad. Ang mga nabanggit kong mga propeta, particular mga pangalan na yon, mabibigyan ko sila ng mga bersikulo mula sa Biblia na sila'y kung sumamba sa Diyos na nagsugo sa kanila ay nagpapatirapa. Nakatulad din naman kung papaano magpatirapa ngayon ang mga Muslim sa kanilang pagdarasal. At saka yung kagagawa natin na katatapos na Ramadan o fasting na ginawa ng kamusliman around the globe, isang buwan na pag-aayuno, ay ginawa ni na Moses at Jesus biblical. Kaya ito yung turo ni Propeta Muhammad na dapat gawin natin dahil tayo po ay saklaw ni Propeta Muhammad. Sabagkat kung hindi tayo gumawa, alinsunod sa kung anong utos sa atin ng Diyos na itinuro ng propeta sa panahon natin, ay maituturing tayo na kafir, hindi na nampalataya. Dahil ang buhay, pagsubok po mga kapatid. Mabasa po yan sa Quran 67 verse 2, Surat al-Mulk. Alladhi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya na lumikha ng buhay. Sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Diyos na kataas-taasan, ang tagapaglikha. Nilikha niya ang buhay at ang kamatayan upang subukin tayo kung sino sa atin ang mainam sa paggawa. Kung sino yung gumawa, siyempre. Kaya siyempre ang atin ngayon titignan, hindi katulad nung pananampalataya na ating nakagisnan o tinalikuran, na maniwala ka lang ipinako ang isang Jesus ay maligtas ka na, sabagkat ang konsepto na ito ay, ang mababasa nga sa maluwalhating Quran na ito ay hindi ipinako si Jesus. Kaya kung ganun, ay walang kaligtasan under Christianity kung yun ang ating babasihan. Dahil ang mga patunay mula sa Biblia pa rin, agam-agam na si Jesus ay ipinako. Kaya ang Quran ipinarating sa atin upang magbigay ng malinaw na katibayan na maging Muslim tayo, sabihin tumalima tayo, sumunod, sumuko, sumamba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang Propeta Muhammad upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa isang banda, kung mayroong Yahud, tinatawag na Jews, mga Hudyo, at mayroon ding mga Kristiyano, mayroon din namang Muslim. Ang tatlong mga kataga na ito, thank you, brother. Ang Hudyo sa panahon ni Moses, kung sino yung sumunod kay Propeta Moses sa kanyang kapanahonan, magkaroon sila ng kaligtasan ayon sa hadith. Yung mga Kristiyano rin naman o Nasara sa panahon ni Isa ni Jesus, kung sumunod sila, ay magkakaroon din sila ng kaligtasan sa kabilang buhay. Panahon natin ngayon, kung sino ang naging Muslim, sumamba kay Allah, sumunod kay Propeta Muhammad, ay magkakaroon din naman ng kaligtasan sa kabilang buhay. Very simply ang mensahe na ito, alhamdulillah, thank you Brother Russia. Maraming salamat sa oras ko. Yan, at dyan nagtatapos ang first stand ni Bro Ali Javier ng Islam. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. So seset ko lang yung ating time.
7 minutes for the first cross examination. Okay, bro, Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay, good evening kapatid na Ali. Yes, yes, bro. Apo, ang una ko pong tanong sa inyo, kapag nag-Islam po ba, ilang porsyento na mapupunta tayo sa langit? Pag nag-Muslim, yun ang itanong mo, bro. Kasi Muslim po ang dapat, hindi mag-Islam. Dapat tama po yung tanong, bro. Oh, sige, sige. Susunda ko po kayo. Kapag ka mag-Muslim, oh, ilang porsyento po na tayo makakasiguro na mapupunta tayo sa paraiso? 100%, brother. Dahil okay, ang isang Muslim, naniniwala siya kay Allah, sumusunod siya sa turo ng Propeta Muhammad na siyang sugo sa panahon natin ngayon. Thank you. Next okay question. So, next question. Sabi po ninyo, 100% pag nag-Muslim, yes, ay mapupunta sa paraiso. sa Muslim ba o sa Islam, bahala na po kayo dyan. Gaano karami ang inyong sekta? Walang sekta, brother. Isa lang. Lahat na. Sige, proceed. Ang umma ang nagsikta, brother. Alam mo yung umma, yun yung henerasyon. Pero yung Islam, wala pong sikta yun. Okay? Thank you, brother. Nasa hadith po yun. Okay. Next question, sabi po ninyo, walang sekta. Ang ano masasabi nyo dito sa hadith? Ano ho? Dito sa Sunan Ibn Majah 3992. In book reference, book 36, hadith 67, no? So, sabi rito, may mga sekta ang inyong pananampalataya. Sabi mo kanina, wala kayong sekta. Paano nyo po ito sasagutin? Ang tanong mo kasi, brother, ang Islam ay nagsikta. Hindi, ako hindi nagsikta. Hindi ko itinanggi yung katagang sikta. Sabi ko, yung umma ang nagsikta. Ang umma, ibig sabihin yung henerasyon ngayon. Sabi lang po yan, maraming mga lumitaw. Katulad ni Brother Nihil, yung Baha'i Faith. Diba? Katulad ng under Christianity ngayon, sa dami ng mga sikta. Next question. Sa panahon natin ngayon, nagsikta. Okay. Next question. Uulitin ko po yung tanong ko kanina. Sa inyo po ba, sa Muslim o sa Islam, bahala po kayo kung saan doon. Ano ho? Kasi yung nasabi ko kanina, Muslim or Islam. Sa inyo ba, mayroon din bang mga iba't ibang sekta? Wala. Isa lamang ang Islam. Okay. Dahil ang tanong mo dapat, hindi ko itinatanggi na yung sekta na kataga, nagsikta ang umma. Pero ang Islam hindi nagsikta. Sana malinaw na, hindi mo na ulitin yung tanong kasi hindi ko na ulitin yung sagot. Thank you. Next question. Eh yung Muslim, may mga sekta rin ba? Paulit tanong, bro. Yung bang, kasi sinasagot lang ninyo yung Islam, eh dalawa po yung aking bracket, no? Muslim, yung sa Muslim po ba may mga sekta rin? Wala nga, bro, kasi wala rin yung Muslim. Tumunod, sumuko, tumalima, period. Wala na pong iba. Ang ganda, ano? Kaya nga ka po nag-Muslim kami. Thank you, bro. Okay. Next question. Okay, so next question. Si Muhammad po ba, tayo ba pagka dumating ang panahon ng pagliligtas? Mayroon pa ba tayong ibang dadaan ng destinasyon o didiretso na tayo kagad sa tawag dyan, sa paraiso? Ayon sa mga salaysay, brother, ng hadith, sa araw ng paghukom, pupunta ang mga henerasyon sa bawat propeta kung saan sila sumaklaw. Panahon ni Abraham, David, Moses, Solomon, mga propeta.
ay tayo'y pupunta sa Propeta Muhammad pagkat saklaw niya tayo. At magpapatira pa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin, humingi Next ka. Next question. Thank you, bro. Magandang okay. Kung ituloy ko sagot eh, hindi pa tapos eh. Oo. So, ayon sa inyo, dadaan muna kay Abraham kapag ka nasasakupan ka ni Abraham. Eh paano po yung nasasakupan naman ni Kristo? Kay Kristo rin po ba dadaan? Yun nga brother, tama. Kasi pupunta ang mga henerasyong mga tao sa kanilang nasakupan noon propeta na sumaklaw sa kanila. So bago magsimula ang paghuhukom, si Propeta Muhammad ang magsisimula. Kaya magpapatira pa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin humingi ka at sasabihin ng Propeta Muhammad, Next question. Simulan na po ang paghuhukom. Okay. Tama ho ba ang pagkaunawa ko sa pagbabasa ko sa inyo na ang inyong salvation ay batay sa gawa? Ang isang banda, brother, batay sa gawa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi maliligtas ang isang tao maliban sa kung ano ang kalooban at kinaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala batay sa kanyang ginawa. Next question. Thank you. Okay. Next question. Dito sa inyo pong sa inyong pagpapatotoo no, na kayo galing sa iba't ibang galing kayo sa Catholic. No? At ito yung dahilan hindi niyo nakita yung kaligtasan sa kanila kaya kayo nagbalik Islam. Paano naman po yung mga Islam na nagkristyano? Pakiayos mo tanong ko. Paano naman yung Muslim na nagkristyano? Yun po. Ibig bang sabihin nun eh... Time. Time na. Time. Nawala kaligtasan na. O sige. Okay. Thank you. So, medyo nalabuan din ako. Sensya na that is our running time doon sa pagtatanong. So, dadako na tayo sa ating negative stand. First stand ng ating negative, Fernando Camacho ng SDA. 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa pagkakataong ito, unang-una sa atin pong Panginoong Diyos na siyang patuloy na pumapatnubay sa atin. Ano ho? Ganun din sa kabuuan ng Demetrius Convention Group at sa lahat po ng nakasampa dito sa platform kay Pastor Ferdinand, Ezra, Umbriel, Ryan, at Pastor Eric at siyempre kay kapatid na Ali Javier at sa atin pong gwapong tagapamagitan ngayon eh kapatid na Russia Vista ayan no so sa pagkakataon po ito yung din nasa comment section natin magandang gabi sa inyo sa at ganyan din sa platform ng Brother Ali naka-open siya ngayon good evening po sa mga kaibigang Muslim, ano ho. So, sa pagkakataon po ito, mga kapatid, ako po ay tumatayo bilang tagatutol, ano ho, sa panig po ng negatibo. Kaya, aasahan po ninyo, ang trabaho ko po ay hindi para i-please si Ustad Ali Javier, kundi tutulan yung mga bagay na dapat tutulan. Ano ho, at huwag ikakasama po ng loob ng mga kaibigan nating Islam. Kumbaga, ito po ay intellectual dialogue lamang po. Ano ho? So, mga kaibigan, ano, gusto kong pansinin yung himig na presentation ng kapatid ni Ali na galing siya sa Christianity at hindi niya rito nakita yung kaligtasan hanggang sa napunta siya sa Islam. Ano? Siya po ay nagbalik Islam. Ako po ay nanghihinayang mga kapatid sapagkat malapit na sanang maligtas ang kapatid na Ali, kaya lang, nawalan ito ng saysay dahil sa kanyang pagbabalik Islam. Ano? Ito nga po ang dahilan kung bakit ako tumututol na ang kaligtasan ay nasa Islam. At ako'y naniniwala na wala po sa Islam ang kaligtasan. Sapagkat binabanggit sa atin mga kapatid ng sinaunang kasulatan na mas nauna pa sa Quran, na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang natin sa atin pong Panginoong Isu Kristo. Ano ho?
Yan po ay mababasa natin sa Kapitulo 4, talatang 12 ng aklat ng mga gawa, no? Na tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoon Hesus Kristo, masusumpungan po natin ang kaligtasan at hindi po sa Islam. Ano ho? Yan. Kaya sayang, ano, malapit na sana sa kapatid na Javier, kaya lang, naudlot pa mga kapatid. Ano ho? At naniwala siya roon sa sinasabi po ng Quran na hindi naman salita ng ating pong Panginoong Diyos, kundi gawa-gawa lamang ng kung sino mga marunong. Ano ho? Yan. Ngayon, nang tinatanong natin, ano, ilan bang sekta, Muslim or Islam, o bahala na kako siya roon, no? Kung meron ba silang mga sekta. Napansin ko mga kapatid sa kanya pong sagot, medyo parang hindi siya aware dito sa ano, sa binabanggit kong hadith. Dito sa Hasan Darussalam, no? Yung sa Sunan Ibn Majah 3992. O kung ito ay familiar sa kanya, siguro hindi niya kabisado, no? Kasi nakalagay po dito, dito ko na po sa bandang gitna babasahin, ha, hanggang sa katapusan, no? I swear by the one whose hand is the soul of Muhammad, my nation will split into 73, no? Na mga sekta. One of which will be in paradise and 72 ay mapupunta daw sa hell, no? It was said, O Messenger of Allah, who are they? He said, the main body. So dito makikita natin, meron din pala silang mga sekta-sekta, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? Nang tinanong natin, ilang porsyento ba? Oh, na talagang ikaw ay maliligtas? Sabi niya, 100%. Kung 100%, bakit itong mga nag-Muslim na ito, bakit yung 72 sa kanila mapupunta sa hell? 'Di ba? Kung 100% at isang sekta lang ang mapupunta sa paraiso. Kaya medyo hindi ako nakumbinsi ni Ustad Ali na 100% mapupunta sa hell. Sa paraiso, ano? Kasi mas marami sa kanila ang mapupunta sa hell. Ano? Yan. At maging si yung kinalalagyang sekta ni Ustad, mukhang delikado rin mga kapatid eh. Oh, sapagkat baka mapasama siya doon sa 72. Ano? Ayan, oh. So, enlighten lamang po yan mga kapatid at mga kaibigan. Oh. Kaya kung titignan natin ang kaligtasan po sa Islam, yan po'y suntok sa buwan. Yan ang suntok sa buwan mga kapatid. Ano ho? Kaya mukhang malabo talaga, no? Kaya hindi ako makumbinsi, no? Then ito na naman yung pagpapatira pa ng mga propeta ng Biblia. Inangkin na naman nila na sila daw ay nangopya, no? Masasabi ko, yung pangungopya nila, imitation 'yon. Kasi wala namang propeta ng Biblia na bago sila magpatira pa, nakatayo muna sila. Pagkatapos yuyuko, no? Pagkatapos ay uupo, pagkatapos magpapatira pa, tatayo na naman, no? Walang ganung practice ang mga propeta ng Biblia, kaya yung kanilang pagpapatira pa, imitation po 'yon. Pag sinabing imitation, peke po 'yan mga kapatid. Kaya hindi 100%, ano? Mapupunta ng paraiso pag nag-Muslim ka, delikado 'yan mga kapatid, no? Oh, ini-imitate mo yung bagay na dapat sana kinopya na ninyo yung original na paraan ng kanilang pagpapatira pa, kagaya ng ginagawa ng mga Seventh Day Adventist. Ano? Yan. Ngayon, sabi niya yung saklaw daw tayo sa panahon ni Muhammad. No? I think ang Muslim lang po ang saklaw ng panahon ni Muhammad. Sapagkat ang bayan ng Diyos, yung tunay na sa Diyos, sila po ay nasa saklaw ng biyaya ng Diyos. Ano? Saklaw tayo ng kaharian ng Diyos. Yan, Lucas 17:21 at Roma 6:14 or 19 yan. Ano? Yan, hindi tayo nasasaklaw ni Propeta Muhammad sapagkat si Propeta Muhammad na kinikilala nila, bula ang propeta yan mga kapatid. Ang tunay na propeta ng Biblia
na isinugo sa huling panahon, yan ang ating pong Panginoong si Kristo. Hebreo 1:1 ano hanggang 2 no? At patuloy. Yeah. Kaya malabo mga kapatid, no? Malabo na nasa Islam ang kaligtasan. Ngayon, isa pang bagay mga kapatid, gusto kong makita ninyo kung bakit napakalabo. Dito sa Sahih Muslim 2748 in book reference book 50 hadith 12 or number 12 USC MSA reference book 37 hadith 6621 ano sabi po rito Abu Ayyub Ansari reported that Allah messenger said if you were not to commit sins, Allah would have swept you out of existence and would have replaced you by another people who have committed sin and then ask forgiveness from Allah and He would have granted them pardon. Ano po sabi rito? Oh, kailangan daw muna, gagawa muna ng kasalanan bago kailigtas ni Allah. O kasi kung hindi ka gagawa ng kasalanan sa brito, eh papalitan ka. Ito ba yung uri ng kaligtasan nasa Islam, mga kaibigan, mga kapatid? Tuturuan kang gumawa muna ng kasalanan? O? Samantala ang Diyos ng Biblia, o? Inililigtas nga tayo sa paggawa ng kasalanan. Ano? Yan. Kaya malabo talaga, mga kapatid, suntok sa buwan. Thank you po. Kaya suntok sa buwan, mga kapatid, kailangan munang gagawa ng kasalanan. Delikado po yon. Ngayon, eto pa. O eto, nagamit ko na to, mga kapatid. Ano? So dito, sa isang hadith pa nila, mga kapatid, yung babae na may regla, aba, hindi maliligtas, mapupunta sa impyerno. O? Alinsunod dito sa Sahih al-Bukhari, no? Book 6, hadith 9. Biruin mo yun, papaano pag umabot yung panahon ng kaligtasan, may regla sila? Oh, ibig bang sabihin, hindi sila maliligtas? Oh, kaya papaano, pag ikaw ay nagbalik Islam, 100% na ikaw ay maliligtas? Ayun, mukhang delikado ito mga kapatid. Ano ho? And isa pa dito mga kaibigan, mga kapatid, ano? Bukod dito sa menstrual period na binabanggit dito. Okay, salamat. Ayan, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating negative, Fernando Camacho ng SDA. So dadako na tayo sa ating first cross ng ating affirmative. So bibigyan ko siya ng 7 minutes. So Bro Ali, your 7 minutes, time start now. Thank you, Brother Russia. Kumusta, Brother Fernando? Ayos lang, sir. Okay. Anong tanong, Brother? Yung sikta ninyo na SDA, isa lamang po ba yan sa maraming sikta ng Christianity? Oo o hindi? Sa amin po, hindi namin pinagpapalagay na sekta ang SDA, kaya po hindi ko masasagot ang tanong. Next Alin question. Po ba ang relihiyon, yung Christianity o yung SDA? Ang relihiyon po, yung nasa Santiago 1, yung dalisay na relihiyon, hindi po yan tumutukoy sa kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay Adventist, yan po ay gawain ng paglilingkod sa Diyos. Next question. Mayroon bang SDA na nabanggit sa Biblia kung mag-SDA ka, may kaligtasan ka? Mayroon o wala? Meron po, kapatid. Ano ho? Doon sa isang talata ng Biblia, kapatid, meron sa unang Timoteo, yung mga nagsisipaghintay, yung po ibig sabihin ng isa sa kahulugan ng SDA, sila po yung darat na ng ating Panginoon. Ano pong meaning ng SDA, brother? Pabanggit, please. Ang ibig sabihin po ng SDA, Seventh-day Adventist Church. Yung church, yun po yung mga tao. Yun po yung Seventh-day, mga nanginili ng Sabat. At yung Adventist, naghihintay sa pagbabalik ni Kristo.
Lahat po yung katangian po na yan ay nasa Biblia. Next question. Nasaan po sa Biblia? Okay. Mayroon o wala? Yes, yes. Meron. Dito po sa Hebreo 9:28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang makasalanan ng marami sa ikalaway papakita na hiwalay next sa kasalanan. Papayag ba yung ibang kapatid katulad ng Katoliko na mali sila at ikaw ang tama? Payag o hindi? Hindi po. Pagdating po sa kaligtasang kapatid, naniniwala po ang Seventh-day Adventist na hindi lang Seventh-day Adventist ang maliligtas. Meron din po dyan galing sa iba't ibang pananampalataya katulad ng Katolik. Sila man naghihintay din ng pagdating ng ating Panginoon. Ang Diyos na po ang magtatakda sa kanila kung papaano. Next question. Bakit hindi nyo po pag-isahin na lang ang Katoliko at SD total, parehas lang naman kayo na maligtas ayon sa'yo? Bakit? Wala po ako sa katungkulan ng ganyan, kaibigan. Kaya nga tayo, panay pangangaral. Parang kayo. Meron kayong napakarami ring mga sekta. Pero bakit di na lang ninyo pag-isahin? Diba? Na meron kayo 73 sects. Bakit di na lang din ninyo pag-isahin? Gawin na lang isa. Para lahat kayo, pupunta sa langit kung totoo man kayo pupunta ron. Bakit po hindi nyo ginagaya yung pagdarasal ni Jesus, ni Abraham, ni Moses na ginawa ni Propeta Muhammad na ginagawa naming Muslim? Bakit? Mali po. Yan po ay ginagawa namin dito sa Seventh-day Adventist. Ano? Ayan. At yung ginagawa ninyo, yun ang maling ginagawa. Imitation nga po yung sa inyo. Hindi ganyan ang practice ng mga propeta sa kanilang pagpapatira pa. O, sa inyo po, nakatayo, yuko, luhod, upo, patira pa, kayo na naman. Hindi po ganyan ang practice nila. Nag-fasting din sina Moses at Jesus, biblical. Nag-fasting si Propeta Muhammad na ginawa naming Muslim. Ba't hindi nyo ginagawa? Ginagawa po namin yan. May fasting kami dito sa Seventh-day Adventist. Siguro, hindi lang kayo nakapag-research ano, sa Adventist. Ginagawa po namin yan. Kaya lang, hindi lang namin pinangangalandakan na katulad ng sa Islam, talagang alam ng buong mundo. No? Sa amin na hindi po. Sapagkat ang pag-aayuno po, ano, dapat tayo nakalihim. Kung sa SD ang kaligtasan, brother, bakit lumitaw lamang yan mga ilang taon na karaan sa isang founder na si Ellen G. White? Opo, mali po. Hindi po sa SDA ang kaligtasan. Kanina po, binanggit ko na 4:12 ng gawa. Ang kaligtasan po ay sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang po ang makakapaglapat ng kaligtasan. Kaya nga, wala sa Islam ang kaligtasan eh. Kundi na sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po, sagot natin. Next question. So, hindi, walang kaligtasan sa SDA. Tama o mali? Meron po. Ang ibig ko sabihin, hindi po ang Seventh-day Adventist ang naglalapat ng kaligtasan. Ang nagbibigay po niyan, ang naglalapat niyan, ang Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag diyan, biyaya. No? 4:12 ng Aklat ng Mga Gawa at 1:13-16. Yan po. Next question. Lahat po ba ng Kristiyano ngayon na nag-aangkin based on the Bible, may kaligtasan ba sila? Yes, may kaligtasan po sila sapagkat ang kaligtasan, sabi ng Biblia, ay laan ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Eh ngayon, kung yung ibang mga Christian hindi papasa sa pamantayan ng Diyos, Diyos po ang magbibigay ng hatol sa kanila. O hindi ko po sila mahahatulan. Next question. Sumamba ba lahat ng Kristiyano ngayon based on the Bible sa isang sinasamba? Tama o mali? Maaring iba-iba ng sinasamba sila, ano? Halimbawa, merong... Categorical question, brother. Sige, pakiulit. Lahat ba ako ng Kristiyano nowadays, based on the Bible, isa lang ba ang sinasamba? Oo, hindi. Hindi po. Yan nga po yung aking sinasabi, no?
Kasi yung iba, kami sinasamba namin si Kristo bilang tunay na Diyos. Yung iba naman, hindi nila sinasamba si Kristo na Diyos, kundi Panginoon lang. Kaya magkakaiba rin. Ang Diyos na po ang hatol sa kanila sa ganyang paraan, sa liwanag na kanila pong tinanggap. Time. Ayan. So dyan tapos yung ating first stage ng debate, which is first stand at saka first cross. So bago natin ituloy sa rebuttal, yung ating stage sa rebuttal, shoutout muna tayo syempre. At unahin ko na yung ating star giver, si Simplesio Lorenzo Veloria. Yan, salamat sa panonood mo, bro, at pagbibigay sa amin ng 45 star. So kung gusto nyo ding magbigay para suportahan yung ating debaters convention, is pwede nyo siyang i-click yung star button. Yan. So shoutout din at nanonood lagi si Haribo Latip, si James Orienciada. Sabi niya, kaligtasan nyo ay imagination ng Arabo na Muhammad. Sabi ni Haribo Latip, shahada na James. Yan. Sabi naman ni Umbril, hahaha, nalabuan din ako. Wahaha, saya mismo. Ayan. So shoutout din kay James Regala. Kita mo, iba't ibang sekta sa Christians mo. Nag-Muslim, James. Para sila ata yung nag-uusap sa ano. Hindi sila masyadong focus. So, sabi niya naman ni Yelin Camacho, good eve everyone. Ayan. Kay Julius Baran, tanong ko kay Bro Ali, Muslim ka po ba talaga? Ilang Christian na po ang napatay mo? Yan yung tanong niya. So, shout, sabi naman ni Ali Sultan, tagilid dito si Bro Fernando Baysa Camacho. Hehehe. Okay. Babasa pa tayo ng... At sabi naman ni Ezra Ezekiel Biheranyo, ang fasting ni Jesus Christ, araw at gabi walang kain. Sa Muslim, half day lang. Hindi kakain maghapon, kakain naman magdamag. Ha ha ha. So shout out din kay Gerson Malones. Ganda ng mga sagot, sabi niya. Ayan. Okay, so dyan lang muna at hindi natin pwedeng basahin yung lahat ng mga comment nila, no? So tig-iisa muna. So yan, update ako na tayo sa ating rebuttal. Ito na yung gibaan portion. So bigyan ko ng 10 minutes yung ating affirmative. Bro Ali Javier ng Islam, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Thank you, Brother Russia. Kapansin-pansin naman yung ating kausap. Kanyang pagsagot, wala kang makukuhang aral ba? Kumbaga na chachapsoy na yung kanyang makasagutan sa katanungan, paano pa maging SDA daw siya kung wala rin palang kaligtasan sa SDA? O kaya, sa tanong na iisa lang ba ang sinasamba ng mga Kristiyano based on the Bible? Hindi pala eh. Iba, ano pa? Ano pang kwenta ngayon na may kaligtasan sa lahat ng mga sikta? At kung may kaligtasan sa bawat sikta, sa yung sinabi niya kanina na Katolik at SDA, ba't hindi magsama? At sa kasambahin nila ang Diyos, nakatulad sana particular yung ginawa ni Jesus na mag-fasting at ginawa ni Moses na mag-fasting o magpatira pa na ginawa ni Jesus o ni Moses din at mga iba pang mga propeta. So yung propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay isinugo sa atin ngayon bilang sumasaklaw sa atin sapagkat siya nga ang huling sugo, Quran chapter 7 verse 158. Pakisulat niyo po, brother. Kul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ang ibig sabihin, sabihin mo ay kani Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ako ay sugo ng Diyos sa inyong lahat. Kaya saklaw tayo ni Propeta Muhammad. Saklaw ni Jesus yung mga tao noong kapanahonan kung saan time frame na siya ay sinugo hanggang sa bago dumating si Propeta Muhammad. Saklaw din ni Moses yung panahon kung saan isinugo siya hanggang dumating yung kasunod na sugo niya. Ganon ang pagsugo ng Diyos. Mabasa yan sa chapter 2 verse 2-1-3 ng Quran, isinugo ang mga propeta sa bawat henerasyon. At mayroon silang kapahayagan. Quran kay Propeta Muhammad. Kaya ito ngayon, malinaw ang mensahe ng Islam base sa mababasa sa Quran.
Kung mayroon din naman ibinigay kay Jesus sa panahon niya na kinumpirma ng Quran, mayroon yun. At hindi yung Biblia sa ngayon. Kung mayroon din naman Torah na binigay kay Moses sa panahon niya, na-confirma sa Quran at mayroon yun. Ang atin nga lang, tignan natin, sabi kanina ni Brother Fernando, na ang Quran hindi salita ng Diyos. Papaano mo ngayon sasabihin na ang Quran hindi salita ng Diyos kung ito ay nagkakaisa ang mga kamusliman sa pagsunod dito at iisa ang sinasamba? Kung ikumpara sa Biblia na hawak ngayon, na ito'y tinatawag na revised, maraming edition, walang original sa isang lingwahe nito, ang mga sumasamba sa Diyos na nakabase dito, sandamukal ang kanilang relihiyon at sandamukal ang kanilang sinasamba, maituturing ba ito na salita ng Diyos? Biblia? Hindi. Kaya nga si Bart E. Herman ay tinanggihan niya ang pagiging Biblia ng Biblia at naging atheist na lamang siya. Yung sinabi ninyo na mga nag-Kristiyano na Muslim, mayroon ilang porsyento? Saan lugar? Mga taong walang alam. Imposible naman na mag-Kristiyano ang Muslim. Hindi po pwede. Malamang yung mga walang alam, totoo yun. Pero ang reality, yung mga nag-aral under Christianity, katulad ng pari, pastor, ministro, apologist, sila ay nag-Muslim. At napakaraming porsyento na nag-Muslim na mga Kristiyano. Kinikonsidera lahat ng ito upang makita ang katotohanan. Kung sa pagpapatirapan ng isang simbolo ng gawain ng mga propeta upang pamunuan ang mga tao sa bawat henerasyon, at ito ang turo ni Propeta Muhammad na sumasaklaw sa atin, naliligaw kayo, bakit hindi nyo ginagawa? Kaya nga iniimbitahan namin kayo na maging Muslim din. At kung ang pag-aayuno na ginagawa ng kamusliman around the globe, yearly, isang buwan ito ginagawa, kung ginawa rin naman ng mga propeta, particular sa inyong Biblia, sina Moses at Jesus, magpasting din kayo. Muslim na kayo nun kung ginawa ninyo. Ang mga punto na ito, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig, hindi lamang kay Brother Fernando, ito ay paglalahad ng katotohanan, ang pagsamba natin sa isang tunay na Diyos na walang kabahagi, walang kasama, walang kagaya. Kaya huwag ninyong kikilalanin ang Diyos at huwag ninyong ipakikilala na siya ay tao o siya ay nagkatawang tao. Huwag ninyong tatawagin na Ama dahil wala ngang kagaya ang Diyos. Mabasa sa inyong Biblia yan sa 46:9 ng Isaiah. Maliban sa akin, sabi niya, walang Diyos at walang kagaya ko. Sa makatuwid, ang Diyos ay huwag natin tawagin na Ama, huwag natin sabihin na nagkaanak, at higit sa lahat huwag niyong sabihin na namatay ang inyong pinaniniwala ang kaisa ng Diyos. Napakalinaw ang mensahe ng Islam kung saan walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay huling propeta. Yung hadith na kanyang binibigkas kanina ni Brother Fernando, yung sinabi ni Propeta Muhammad, "Iftarakat al-Yahud ala ihdi wasaba'ina firka," nagsikta daw yung mga tao sa panahon ni Propeta Moses, mga Hudyo, ng 71. Kullaha halika illa wahida. Lahat sila ay nangaligaw, mapupunta sa impyernong apoy maliban sa isa, yung tagasunod ni Propeta Moses. Ang kasunod ng hadith, waftirakat an-nasara ala ithnathayni wasabaina firka. At nagsikta rin naman ng 72 kasikta yung mga taong nasaklawan ni Jesus noon. Kullaha halik illa wahida. Lahat sila ay nangaligaw, mapupunta sa impyerno maliban sa sumunod kay Jesus. Sabi ni Propeta Muhammad, wasataftarakat, ibig sabihin, future tense, wasataftarik hadihil umma ala 73 kullaha fi annar illa wahida. Itong panahon daw natin ngayon, saklaw po kayo mga kapatid, mga kababayan. Saklaw tayo ni Propeta Muhammad. Dumami rin daw hanggang 73. Umma ang sinabi, hindi Islam. Okay? Itong umma, itong henerasyon, may mga sikta rin. At lahat daw silang nangaligaw, mapupunta sa impyerno maliban sa isa. Sino sila? Silang mga Muslim. Sumamba kay Allah, sumunod sa turo ni Propeta Muhammad. Napakalinaw. Dapat hindi nyo bibibliain ang mabasa ninyo sa Quran o sa Hadith dahil hindi ninyo alam ang aral.
kung sinong mangaral ng hadith at Quran kaming mga Muslim, hindi kayo. At kung bumasa kami sa inyong Biblia, base sa tauhid, hindi sumisimplang. Kaya alam namin kung ano ang katotohanan. Sana malinaw ang mga punto na ito. Alhamdulillah, napakalinaw ang mensahe na ito. Doon sa hadith na inulat ni Abu Hurairah sa panahon ni Propeta Muhammad doon sa Madina, sinabi ng hadith na ito, kana ahlul kitabi yakrauna at-taura bil ibraniyya wa yufassirunaha bil arabiyya li ahli al-islam. Faqala Rasulullah, la tusaddiquhu wa la tukaddibu. La tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukaddibuhum. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, sa panahon na yon, ang mga Hudyo, mga Kristiyano sa panahon na yon, binabasa daw nila yung Biblia sa lingwahe ng Hebreo, al-Ibraniya, hindi Tagalog. Ngayon, at ini-interpret daw nila sa Arabic dahil Arabo nga sila. At sabi ni Propeta Muhammad, huwag ninyong pasinungalingan, huwag ninyo rin paniwalaan ang mga Ahlul Kitab. Ibig sabihin na Ahlul Kitab, Hudyo at Kristiyano. Dahil wala na wenta, wala nang wenta yung kanilang binabasa. Ba? Dumating na siya bilang propeta. At kung babasahin ninyo ang Quran 3 verses 84 at 85, nandun ang conclusion ng hadith na ito. Sino mang maghangad ng relihiyon o pumasok sa iba pa maliban sa Islam, walang kaligtasan. Period. Napakalinaw. Wala sa Biblia ninyo na kung mag-isni ka, maligtas ka. Sana hindi na lumitaw ang maraming sandamukal na sikta. Kasi malinaw dapat eh. Kung babasahin ninyo ang 84, thank you, brother. Kul amanna billahi wa anzala alayna wa ma anzala ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Musa. Hanggang sa dulo ng versikulo na ito, naniniwala kami, sabi ni Propeta Muhammad. Ito binigay, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa binigay sa amin, ito yung Quran. Binigay kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, kay Ismail, kay Jesus, kay Moses. At kami lahat ay tumatalima, mga Muslim. Kaya Muslim lahat ng mga propeta. Tama si Brother Ali Sultan. Walang pinagsidlan ang turo na under Christianity dahil sulput lamang ito pagkatapos na pinakialaman ang aral ni Jesus. Maraming salamat, Brother Russia. Thank you sa oras ko. Yun. That is bro Ali Javier ng Islam sa kanyang rebuttal stage. At ang topic pala natin ngayon is ang kaligtasan ay nasa Islam, yung ating affirmative, yung kanina, yung nagsasalita, si Ustad Ali ng Islam, at ang negative, yung magtatanong ngayon, si Fernando Camacho ng SDA. Ayan. At ibigyan ko ng 7 minutes na pagtatanong si Brother Fernando Camacho. 7 minutes para sa'yo, bro. Second cross, your time start now. Okay, salamat po. Tanong po, kapatid na Ali Javier. Sige, bro. Dito po sa Sunan Ibn Maha, no? 3991. Sabi rito, the Jews split into 71 sects and my nation will split into 73 sects. Alin po yung ano dito? Yung binabanggit na my nation, ito po ba ay sa inyo, yes or no? My nation, ibig sabihin yung umma ni Propeta Muhammad, sapagkat ang hadith, salita ni Propeta Muhammad. So saklaw ka po, brother. Kung dumami ngayon ang sikta ng mga relihiyon, kabilang ang Christianity, ang Judaism, ang Hinduism, Buddhism, lahat ng mga yon ay mapunta sa impyerno maliban sa sikta na magpropeta sallallahu alaihi wasallam, yung ibig sabihin yung Muslim, yung next question, masamba kay Allah. Okay. So kapag sinabing umma o umma, ano ho, umma, kasama ka rito, tama po ba kapatid na Ali? Yes, lahat po tayo. Pag sinabing umma, yung henerasyon ng propeta itong panahon ngayon, kung gaano katagal nagsimula isinugo si Propeta Muhammad hanggang sa araw ng paghukom, yun ang tinatawag na duration. Generation ng kanyang umma o kanyang pamayanan. Next thank question. You, brother. Okay, kung kasama ka rito sa taguring umma dito sa my nation, tama ba na ikta?
Naputol, bro. Naputol, bro. Okay. Ah, hello. Ganyan. Check. Oh, okay. So, ulitin ko po yung tanong, ano? Sige, sige. Dahil po kasama kayo dito sa salitang UMA, no, doon sa term na My Nation, tinatanggap niyo po ba na mayroong 73 na mga sekta kasama kayo? Pakompleto yung tanong, bro. O nga, tinatanggap niyo po ba na kasama kayo doon sa nag-split, no? Sa 73 na mga sekta. Kasama po ba kayo doon, yes or no? Yes, brother. Pag sinabi ko Umma henerasyon, pamayanan ni Propeta Muhammad, ang nagsikta ay ang Umma, hindi po Islam, okay? At kasama tayong lahat. Lahat ay mapunta sa impyerno maliban sa sumunod kay Propeta Muhammad. Otherwise, wala kayong kaligtasan kundi kay mag-Muslim. Malinaw, di ba? Next question. Okay, iwan. Kumuna po yan. Next question. Dito po ako sa sinipin niyo sa Isaiah 46 verse 9. Na ang sabi, walang ako'y Diyos at walang gaya ko. Yun yung walang gaya ko. Okay? So, ayon po sa context, bakit niya po sinabi walang yun? Walang gaya niya kasi na walang gaya niya. At huwag niyo nang dagdagan dahil sinabi pa niya sa Oseas 11:9 na ako'y Diyos, hindi tao. Kung makapangyarihan siya, talagang walang gaya siya. Ngayon, huwag niyo nang bigyan ng anak, huwag niyo nang patayin, huwag niyo nang bigyan katambal espiritu, ano-ano pa. Isa lang. Thank you. Pwede mo bang pakibasa doon sa Isaiah 46? Yun pong sinabi mo ninyong context na yan? Dali bro, hanapin natin yung text. Isaiah 46:9. Okay. Next question. Inyong alalahanin ng mga dating bagay. Okay. Next question. Para magkaroon po kayo ng pagkakataon. Diyan po sa 46 verse 9. Uulitin ko po. Ano po ang context niyan? Bakit sinabi niyang walang gaya ko? Okay. Walang gaya ang Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan, tagapaglikha, walang nakakita, walang katulad niya. At basahin natin, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang kagaya ko, hindi tao. Okay, huwag niyo nang sabihin nagkaanak ang Diyos. Next question. Tao. Thank you. Alam niyo ho ba, kapatid na ustad, ang ibig sabihin ng context? Yes. Kaya okay. Nga sinabi ko, brother, ang nasa patapos nila po. Kaya nga sinabi ko, brother, ayon din sa mababasa na walang gaya ang Diyos. Madali lang unawain eh, walang kagaya. Kaya huwag niyo yung gawing tao. Thank you, bro. Thank you. Next question. Okay. Next question. Si Muhammad po ba ay nasa paraiso na ngayon o wala pa? Wallahu alam, si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos ang nakakabatid. Kasi ang paraiso, kung ating titingnan, yun ay sa kabilang buhay pa. Ibig sabihin, pagkatapos nagunawin ng daigdig, ibig sabihin, yung next life, wallahu alam, ang Diyos nakakaalam. Thank you, bro. Next question. Okay, kung wala pa siya roon at wala pang nakakaalam, nasaan po ngayon si Muhammad? Hindi ko nga masagot, bro, kasi nga ilmul gaib ang tawag diyan, kaalaman na hindi nakikita. Okay, kaya ang aming sagot bilang Muslim pag tinatanong ng ganyang katanungan ay hindi namin alam na sasabihin mo, oo, pero wala ka namang masasabi na maibibigay na patunay at hindi mo naman nakita. Next question. Tama ba, bro? So, thank you, bro. Okay. Next question.
Sabi dito sa aking binasa kanina, sa Sahih Muslim, 2748B. Tama ba ito? Time. Time na. Yan. At dyan nagtatapos ang ating second na cross ng ating negative. So dadako na tayo sa kanyang rebuttal. 7 minutes para sa kanyang rebuttal. 10 minutes. Okay, set ko lang yung ating time. 10 minutes. So ang topic pala natin ngayon, mga kaibigan na nanonood dyan, meron tayong 20 plus live viewers. Topic, ang kaligtasan ay nasa Islam. Ang affirmative natin, si Ustad Ali Sultan. Ali Abir, pasensya na. Shoutout na lang kay Ali Sultan. Si affirmative natin, si Ali ng Islam. Si Ali Javier, ayan. At saka yung ating negative, si Fernando Camacho ng SDA. So, 10 minutes para sa iyo, bro Fernando, sa iyong rebuttal. Your time start now. Okay. Gusto kong pansinin, mga kapatid, ano? Unahin ko muna itong Isaias, no? Yung context, iniwasan po niya, mga kapatid, ano? Wala tayong tutol na binabanggit dito na walang iba liban sa akin, ako'y Diyos, at walang gaya ko. Ayun. Wala tayong tutol na sinabi niya yon. Pero ang tanong, bakit ba niya sinabi yon? Ano yung konteksto? Iakyat lamang ninyo, mga kapatid, doon sa talatang 7, makikita niya na po ninyo hanggang sa talatang 11. Napapagitnaan po yung 9. Oh, kaya niya sinabi yon, pag itinaas niyo po sa 7, kumpara sa mga Diyos-Diyosan. Oh? Kaya walang gaya niya, hindi siya maikukumpara doon sa mga Diyos-Diyosan. Ibaba naman po ninyo sa 10 at 11. Walang gaya niya na nagsugo ng ibong mandaragit. Oh? Kaya po yung konteksto iniwasan niya, mga kapatid, kasi hindi niya alam na yun po ang pinag-uusapan doon. Hindi po sa sentido na pagka mayroong anak ng Diyos. Ano ho? Wala doon yun eh. Inilalagay lamang po niya. Oh, yan po ay isang uri ng panliligaw sa kapwa. Oh, kaya kapag ang isang Kristiyano kulang sa kalaman at ganito ang mapapakinggan ninyo sa mga ngaral ng Islam, aba baka kayo'y madala, mga kapatid. Ano kaya maraming mga Kristiyan nag-i-Islam kasi nga kulang sila doon sa kaalaman. Nabibingwit sila doon sa maling pagsisitas ng Biblia. O kaya payo natin sa mga Kristiyano, bago po kayo mag-Islam, magtanong po muna kayo, mga kapatid, sa mga maalam. Huwag po kayong padadala ano sa sinasabi ng mga kaibigan nating mangaral ng Islam, ano ho? Ngayon. No? Sabi niya, no? Doon sa kanyang kasi nabanggit natin ano yung Quran hindi naman salita ng Diyos. Ang pagbali niya, nagkakaisa rin kasi ang kamusliman, kaya salita ng Diyos. Yun ba dahilan? Dahil may pagkakaisa lang, ituturing mo ng salita ng Diyos? Ano ho? Maliho atang pananaw po yun, mga kapatid. Oh. Oh. Tignan po ninyo, mga kaibigan. No? Dito po sa, ito po ay reported from Mimri TV, no? August 20, 2020. Ano? I-type nyo naman po, HTTP. TheRealKashmir.com Saudi Press. Ayan po, lalabas po ito. Na sinasabi po rito na kinakailangan na raw na irebisa yung kanilang Quran dahil sa maraming kamalian nito. Biruin mo na yan. Oh? Pinagkakaisahan ninyo, napakarami palang kamalian ng inyong Quran. Oh, tutulan mo ito mamaya. Brother Ali Javier, no? Kasi, ini-introduce na ng inyong pamunuan na baguhin na ito. Irebisa na. Oh. Kaya, kung mayroong mga dapat kayong pansinin, ano, huwag yung mga Bible translation, kundi mismo yung inyong Quran na, dapat irebisa na ninyo, mga kaibigan. Oh. I-type nyo lang po, nandiyan naman po yan sa ano natin, no? Sa Google. Makikita na po ninyo yan. Kaya hindi talaga salita ng Diyos yan eh. Biliin nyo, nakita nila, napakarami palang ano. O, sabi nito, it's time to correct some 2,500 errors. O, napakarami pala. O, dapat i-revisa na. Eh, hindi nga salita ng Diyos yan, mga kapatid eh.
Ngayon, ang pinupulaan ng ating mga kaibigang Islam, itong mga translation na hawak natin. Eh yes, dito sa mga translation, talaga may mga pagkukulang dito. Pero doon sa mga, sa Hebrew na mga kasulatan, hanggang ngayon eh, meron tayo. At doon sa mga Greek at ano natin, no, manuscript na meron tayo. O hindi tayo maliligaw mga kapatid sa pag-aaral ng Biblia. Oh, kaya dito, napakahina ng kanyang rebuttal section. Ano ho? Hindi pa rin niya napapatunayan na kaligtasan ay nasa Islam. Ngayon, tanong niya, sabi niya wala daw kaligtasan sa SDA. Ano po, sino naman nagsabi na walang kaligtasan sa SDA? Ano? Si kapatid Bahadir ba, eh Diyos? Para naman masabi niya ito? Oh, sabi ng Biblia mga kapatid eh, tignan nyo ninyo, no? Ito kabisado ng mga bata, yung John 3:16. Ano ho? Oh, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay maliligtas. Hindi sila mapapahamak. Magkakaroon sila ng buhay na wala hanggan. Isa ito sa sinasampalatayanan ng Seventh-day Adventist Church. Oh, kaya sabi doon, oh, 4:12, oh, hindi ang Seventh-day Adventist ang siyang magbibigay ng kaligtasan. Yun ang pinupoint natin. Kundi ang kaligtasan, matatamo natin sa pamamagitan ni Kristo. Gawa 4:12. 1:3-16. Ano ho? Kaya yung tanong niya, eh paano yung ibang pananampalataya? Ay may pag-asa po yun mga kapatid, sapagkat alinsunod sa Tito 2:11, ang kaligtasan ay laan ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Kasama po dyan. Oh, ang Islam na inaanyayahan na sumampalataya kay Kristo, yung tunay na pagsampalataya sa ating Panginoon. Pero kung mananatili po kayo dyan sa pag-i-Islam, no? Na walang kasiguruhan sa kaligtasan. Aba, delikado na po yan mga kapatid. Eh umalis na po kayo dyan. Oh, hindi 100% yan. Nakita nyo nga, tuturuan pa kayo, sabi dito sa Sahih Muslim, oh, kailangan nyo munang gumawa ng masama, ng kasalanan, oh, bago kayo maligtas. Oh, ganyan ba sabi? Kasi kung hindi ka gagawa ng kasalanan, papalitan ka. Aba, hindi natatama yan. Ano? Oh, yung mga babae na meron nila, oh, hindi ito sinagot eh. Mahina pa nga ng palataya at sila madumi, hindi sila maliligtas sa araw ng paghukom pagka nagkataon. Oh. Kaya ito, sagutin ulit ito ng kapatid na Ali Javier, yung menstrual period ng babae, no? Sahih al-Bukhari. Oh. At makikita ninyo sa section na ito, majority po sa mga kababaihan nasa impyerno. Biruin po ninyo, napakarami sa mga kababaihan nasa impyerno. Oh, tapos sasabihin natin 100% pag nag-Muslim ka mapunta ka sa paraiso? Eh hindi. Oh, majority sa mga kababaihan nasa impyerno. No? Nanay, oh, asawang babae, ano ho? At kung sino pang babae, ano? Basta babae ka, nako delikado mga kaibigan, mga kapatid, ano? Ayan. Oh, ngayon ito pa. Oh, sabi rito sa ito na ito ay Call of Prayers, ano? Ni Adhan, narrated Abu Huayra. Yan. Kinakailangan po, dadaan sila doon sa tinatawag na As-Sirat, no? Yung bridge. Oh, saan po papunta yung bridge na yan? Papuntang impyerno? O hindi papuntang paraiso? O paano, paano 100%? Kaya walang kasiguruhan dyan sa pag-iislam para ikaw mapunta doon sa paraiso. Ano ho? Delikado yan, no? Ang pupuntahan po ninyo, eh, doon dadaan kayo sa As-Sirat, doon sa bridge. Ito yung buong article, binabasa ko ng paulit-ulit, hindi po sa paraiso ang punta, sa impyerno. Oh, ano pa sabi, no? Oh, para sa kabatiran ng lahat, ano ho? Yung po tinatawag na Sirat Bridge, ito po yung across, yung daan papunta doon sa hell. Hindi po siya across papunta sa Jannah o sa paraiso. Eh makikita po natin mga kaibigan, tinatanong natin eh, nasaan si Muhammad, no? Kasi sa dito makita natin si Muhammad eh nauuna siya sa impyerno eh. Tapos kasunod po yung kanyang membro na Islam o Muslim. Ano ho? Dadaan talaga sila doon sa Sirat Bridge. Oh, ito pa. Sabi ni Ibn Kathir, Al-Quran Tafsir Surah, oh, Surah 19, Maryam ayah 71. Oh, sabi nila, sabi dito, oh, there is not one of you but will pass over it, the passing of the Muslim over the hellfire.
Lahat sila mapupunta pala sa impyerno? Paano 100% yan yung maliligtas ka at mapupunta ka sa paraiso? Eh 100% pala ng Muslim mapupunta sa impyerno? Kita namin nyo yan? Oh, kaya delikado ito mga kapatid. Kaya masarap maging Kristiyano mga kaibigan. Sapagkat dito sa pananampalatayang ito, ipinagkakaloob sa atin, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo at matatamo natin ang kaligtasan. Kaya nga kaming mga Adventist, kapag tinanong ninyo, ligtas ba kayo? Ang sagot namin eh, yes, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ilang porsyento? 100% at higit pa na masasabi namin kami ligtas. Mamatay man kami ngayon, alam namin pag dumating ang araw ng paghukom, pag dumating ang araw ng second coming, alam namin na kami ay papainal lang sa Panginoon at makakasama namin sila habang buhay. Ito po yung 100% lagpas pa na kasiguruhan ng kaligtasan. Pero sa Muslim wala, 100% sabi rito, mapupunta sila sa impyerno. Biruin po ninyo yan. Sayang. Okay, so dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong para hindi mawala yung ating init. Ayan. So bro Ali, Javier, 7 minutes para sa yung second cross bro. Your time start now. Thank you brother Asya. Brother Fernando, hindi katutol sa verse 46:9 ng Isaiah na walang gaya ang Diyos. Hindi. Yes, hindi po. Alinsunod sa context, totoo naman po yun. Walang ibang Diyos, walang ibang gaya niya na nagsugo ng ibang mandaragit. At hindi rin siya maikukumpara doon sa mga Diyos-Diyosan. Alinsunod sa context ng talata po yan. Wala po yan kinalaman sa pagkakaroon niya ng anak. Ng ating Panginoon Jesucristo. Kung walang gaya ang Diyos, bakit binigyan ng anak? Di ba walang kagaya? Yes, iba nga ho ang pinag-uusapan doon sa konteksto. Kapag alam natin ang konteksto, hindi tayo maliligaw. Hindi po kasamang pinag-uusapan dyan ang pagkakaroon niya ng anak. Ayun. Yun ang sagot natin dyan. Kaya siguro may pagkukulang sa tanong. Next question. Okay. Dinadagdagan mo ba yung nasusulat, brother? Oo, hindi. Ay, hindi po. Binasa ko nga kanina eh. Oo. Na itataas nyo lamang po sa 9, makikita ninyo, pagkukumpara po yan sa mga Diyos-Diyosan, totoo namang walang gaya niya pag ikumpara siya sa Diyos-Diyosan. Pag ibinaba nyo naman po, yun naman yung tumutukoy sa pagsusugo niya kay Haring Siro o doon sa ibang mandaragi. Next question. Walang ibang Diyos na gumawa po niyan. Thank you, Brother Rasha. Oseas 11:9, hindi ako tao, kundi ako ay Diyos. Sabi na, bakit nyo po ginawang Diyos si Jesus? Itao yun. Ah, tama po yan. Kasi nang binabanggit po yan, ni Oseas, hindi pa nagkakatawang tao yung nagsasalita po yan. Ay yung Diyos na binabanggit po yan. Oh? Eh nung nagkatawang tao na siya, eh ano ba sa amin naman ng Biblia? 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang berbo. Ano ba ang berbo? Next question. Juan 1:1. Diyos po ang berbo. Thank you, Brother Russia. Nabanggit mo John 3:16. Sino man sa kanya'y sumampalataya? Sino po yung kanya? Sa ating Panginoong Jesucristo po, ang sabi po ng 1:3:16, ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy dyan na dapat nating sampalatayanan. At hindi po si Muhammad o sino man magpapakilala. Tama lang na kami ang sumampalataya kay Jesus at kayo ay sumasamba kay Jesus. Kaya taliwas kayo. Tama o mali? Mali po. Sapagkat hindi ninyo sinasampalataya na ng ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Ang sabi rito, yung sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, maliligtas. Sapagkat alinsunod sa 4:12 ng aklat na magawa, ang kaligtasan, matatamo natin kay Kristo. Kaya hindi po kayo ang tunay na sumasampalataya. Next ang tawag sa inyo yung nag-e-imitation. Thank you, Brother Russia. Dinadagdagan mo ba ang talata dahil sabi, sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi sinabi na sa kanya'y sumamba. Kaya yung sumampalataya, tama ba na sila magkaroon ng kaligtasan? Tama o mali? Tama po ang nakalagay po, sumampalataya. Yung namang pagsamba,
kapag kayo'y sumampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, walang pagsala, sasamba rin kayo kasi nga sumasampalataya kayo sa kanya. Oh, sa ilalim ng pananampalataya, nandoon po ang pagsamba. Ayun, yun ang sagot po natin diyan. Kaya tama po ba, brother, na Kristiyano ako, inayawan ko na at nag-Muslim na ako dahil naniwala na ako kay Jesus? Tama wala. Paano? Tama ba na Kristiyano ako noon? Tama o mali? Oh, eh, sabi po ninyo, Kristiyano po kayo. Kanina na narinig ko, bago kayo nagbalik ka Islam. Kaya nga ang sabi ko kanina, sayang. Nandun na sana kayo sa kaligtasan. Nawala pa. Kaya nang hinayang ako doon eh. Tanong ko eh, categorical. Yes, tagot ko po. Yes, narinig ko nga kanina. Kayo eh dating Kristiyano na nagbalik ka Islam. Kaya nga sabi ko, sayang. Kung hindi sana kayo nagbalik Islam, eh, malapit na talaga kayo sa kaligtasan eh. Next question. Kaya lang, humiwalay pa kayo. Tama ba ka ako na dati ay Kristiyano at nag-Muslim ako ngayon? Tama o mali? Tama. Sa alinsunod sa inyong testimonya ng una ninyong tindig. Tama po yun. Kaya nga sabi ko, nanghihinayang ako. Sapagkat nandun na sana kayo sa kaligtasan eh. Kaya lang umalis pa kayo. Nasayang tuloy yung kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo. Next question. Oh? Okay. Nagfasting ba sina Jesus at Moses? Biblical, tama o mali? Yes po. Nagfasting po sila. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, 40 days. Walang kain po, no? Pero ang Islam, hindi po fasting eh. Fast eating. Ano? Sa umaga lang nagpasting, sa gabi, todo kain. Iba siya sa practice ng ating Panginoong Jesucristo. So, pasensya na po. Ganun po ang pagpasting ng ating Panginoon. Kaya... So kami ang sumunod sa ginagawa ni Nina Jesus at Moses na turo ni Propeta Muhammad. Tama o mali? Mali po. Kayo po ay imitation ng totoo nilang ginagawa. Ano ho? Katulad ng ating Panginoon Jesucristo, 40 days. No? Walang kain. Oh? Pero kayo, imitation niyo sa inyo kasi sa umaga lang kayo fasting, sa gabi naman, kain naman kayo. Kaya imitation po yan. Hindi yan yung totoong pagpapasting. Thank you. Kami ay naniniwala kay Jesus at hindi namin sinasamba. Tama o mali? Mali. Kung katotohanan ng pagbabatira natin. Sapagkat ang sumasampalataya kay Kristo, sasamba rin sa Kanya. Oh, sapagkat yun ang sabi ng Biblia eh. Pinasasamba tayo sa ating Panginoong Jesucristo eh. O di ho ba? Kaya kulang ang inyong pananampalataya. Next question. Thank you, Brother Russia. Ang sabi sa talata 3:16 ng John, sino man sa Kanya ay maniwala, hindi sinabi na sumamba. Tama o mali? Tama po yun, doon lamang sa talata na yun. Sumampalataya. Time. Kapag sumampalataya. Time na. Ayan. Thank you. So, dyan nagtatapos ang ating second part ng ating debate, which is yung ating rebuttal, tsaka yung ating second cross. At bago natin ipagpatuloy doon sa ating conclusion, 5 minutes, babati muna tayo sa ating mga live viewers at nagkakahamunan na sila James. At saka yung iba, sila Haribo. Mainit din yun si James. Mainit din itong ating isang debater din to ng DevCon, no? Si James Olenciada. Shoutout sa'yo, bro. Si Jaime Regala, sabi niya, panalo ang affirmative na Muslim, malinaw ang mga paliwanag. Ang sabi naman ni James Olenciada, affirmative ay sa kanal talo, walang alam sa Islam. Panalo SDA, ginawang batang uhugin ang ustad. Yeah. Shoutout din kay Marvin Gaspe Carnaval Suarez. Yan, shoutout sa iyo, bro. At saka si Jules Baran. Gusto niyang sundan si Muhammad na kahit bata asawahin. Hahaha. Gusto kong itanong ito kay Bro Ali. Kung totoong Muslim ka, ilang Christian na napatay niya? Man. So shoutout din kay Arel Anora, mahina sa question ng STA. Shoutout din kay Danilo Jr. Peralta. Sabi niya, di niya alam yan kasi nang kahit si Muhammad walang kasiguraduhan
na nasa langit kaya walang kaligtasan sa Islam. Sabi naman ni Jerahamil R. Amlon, paano mo patunayan na nasa Islam ang kaligtasan pero hindi nyo alam kung saan si Muhammad? Yan, sabi naman ni Haribo Latif, kahit hindi, Abdul James, kahit hindi mo pinapaniwalaan ang Panginoon, mong Allah ay binigyan ka pa rin niya ng karapatang mabuhay. Quran 3:85, maliwanag, sabi ni Jesus dyan. Shoutout din kay Rob Somoso, tama bro yan, sabi niya. At saka si, okay, nabasa ko na halos lahat, si Edwin Rezare, shoutout sa iyo dyan bro. Okay. Siyempre, shoutout din sa nasa live ni bro Ali Javier at maraming salamat din sa nasa yung nanonood lang sa ating live at hindi nagko-comment. Ayan. So, pupunta na tayo sa ating 5 minutes na conclusion at dating gawi. Mauuna dito yung ating negative, Fernando Camacho ng SDA. 5 minutes para sa iyo, bro. Okay? Okay. Your time start now. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, ano, mula sa unang tindig hanggang sa ribatan ay hindi po napapatunayan ng affirmative na ang kaligtasan ay nasa Muslim, kundi ang kanya pong nabuo at napatunayan ang kaligtasan ay wala sa Muslim o wala sa Islam. Ano ho? Yan, kaya yung ho aming paksa ang kaligtasan ay nasa Islam ay nananatili po yung nakatumba at hindi po yan na naitayo. Ano ho? Mula ng atin pong niribat. Oh, hindi po niya sinagot yun pong binabanggit sa Sahih Muslim na kailangan munang gumawa ng masama, kailangan munang gumawa ng kasalanan para ikaw ay maligtas. Ano ho? So, pag ganito ang kaligtasan sa Islam, aba, eh, delikado ito, huwag kayong sasama sa Islam, mga kaibigan. Ano? Ano pa? Yung regla na may babae, yung babae na may regla. Ano? Hindi maliligtas. Ano? So, delikado ito, mga kaibigan. Kaya sayang yung mga kababaihan na mga Kristiyano na nagbabalik ka Islam o nagbabalik ka Islam, ano? Delikado po ang inyong kaligtasan. Hindi totoo na 100%, ano? Kasi majority nga sa mga kababaihan mapupunta sa impyerno alinsunod sa kanilang Sahih al-Bukhari. Ano ho? Yan. Ano pa? No? Yung kanilang pagpunta sa impyerno ng lahat, no? Lahat sila pupunta sa impyerno. Alinsunod dito sa mga hadith na akin pong binabasa. Ano? Kaya hindi po sa paraiso ang punta, kundi dito mismo sa impyerno. Oh, sabi mismo ito ng kanilang hadith na kanino pa inaabangang sagutin niya, pero hindi po niya sinasagot, ano? Kasi sayang kung may question and answer pang matitira, magigisa pa sana natin siya rito, ano? Ayan. Then ano pa ho? Oh? Yeah. Mahirap ipagkatiwala, mga kaibigan, ang ating kaligtasan sa isang mga ngaral na ang hilig ay mag-imagine. Alam niyo po ba, mga kaibigan, pati ang turo ng salvation na yan sa Islam, eh, kasama yan? O yan, isa rin sa mga ini-imagine na kinikilala nilang propeta Muhammad. Ano? Delikado yan, mga kapatid. Maliit lang kasi ang aking oras. Ano? Pero masarap sanang basahin itong Sahih al-Bukhari. Ano? 3175 at itong Sahih al-Bukhari 60-63. No, Book 78, Hadith 93, Volume 8. Book 77, Hadith 89, at dito sa Book 58, Hadith 17, Volume 4, Book 53, Hadith 400, no? Na ang kaligtasan, paano ko ba ito, napakagulo na kanilang kaligtasan, no? May pagkakatiwala mo ba, mga kaibigan, yung kaligtasan mo dito sa isang taong ang hilig, puro mag-imagine, ano? Pati ang kaligtasan ng Islam, kapatid, no? Bunga lang yan ng imahinasyon. Kaya nga sa kanilang mga hadith, hindi sa paraiso ang punte, kundi doon sa impyerno. Ano? Doon sila dadaan sa asirat, doon sa bridge. No? Napapuntang impyerno, hindi papuntang jena, hindi papuntang paraiso.
O siguro sa huling tindig ni Ustad, basahin niya sa atin na yung Aserat, yan ay bridge papunta sa paraiso, papunta sa Jena. Ano ho? O, kapag ka wala siyang nabasa na ang Aserat ay papunta sa Jena, mga kapatid, eh, mag-isip-isip na kayo dyan sa pananampalatayang Islam o Muslim. Ano ho? Magbalik Kristiyano na kayo. Ano ho? Tandaan po ninyo, aabangan natin yan, mga kaibigan. Ano? Yung Aserat, yung bridge, papunta sa, ang babasahin niya, papunta sa Jena o papunta sa paraiso. Kasi dito sa hadit, yung Serat, papunta sa impyerno. Eh, lahat doon dadaan. Oh, si Muhammad na una na roon. Oh, at yung mga, yung iba pang makasapi ni Muhammad, doon din ang punta. Oh, kaya paniwalain tayo na yung Aserat papunta sa paraiso. Para at least kahit papaano makatayo si kapatid na Ustad. Ano? Kahit papaano. Oh? Pero itong kanyang pinapaksa, ang kaligtasan ay nasa Islam. Malabo, mga kapatid. Napakalabo, mga kaibigan. Ang kaligtasan, wala sa kanila, kundi tanging-tangi sa atin tong Panginoong Jesucristo. Na kung tayo sa sampalataya, hindi tayo mapapahamak, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. O, sa loob ng pananampalataya, nariyan ang pagsamba. Maraming salamat po. Yan, at dyan nagtatapos ang konklusyon ng ating negative. Fernando Camacho ng STA. So, same, dadako na tayo sa ating last part. 5 minutes para kay Bro Ali. Conclusion, final conclusion. So, Bro Ali, okay, time start now. Thank you, Brother Russia. Maraming salamat, Brother Fernando, at sa lahat nating mga nandito sa room, at lalo na sa ating admin na si Brother Russia. Sa ating 5 minutes conclusion, malinaw naman yung ating tindig kung saan maniwala tayo, sumamba tayo sa nag-iisang Diyos, ang Allah, sapagkat ito ang ipinangaral ng lahat ng mga propeta na sasambahin. Quran 16 verse 36. Malinaw po iyan. Kaya't ang mga propeta, biblical pa lang, pasting sila, nagtira pa, at ganun ang turo ni Propeta Muhammad na ginagawa ng Muslim ngayon. At sino ang sumamba sa iba yung Diyos-Diyosan ay mapupunta sila sa naglalagablab na ako, wala silang kaligtasan. Sila'y mga nagtambal, kung tawagin. Quran 3 verse 48. Ilistahin niyo mo at pag-aralan later on. Hinggil po sa sinasabi niyang hadith yung may rigla na babae, alam po mga kapatid, ganito po yan eh. Yung mga hindi Muslim, marunong lang gumasa ng translation of the meaning mula sa hadith o Quran na Arabic, tapos i-interpret nila ng kanilang gusto lamang, alinsunod sa kung ano naintindihan, kaya nagsasalpukan kasi nga hindi tinuro ng mga pantas. Kaya hindi talaga masisi na nagsikta, nagkawindang-windang ang Kristiyano, kasi yung Biblia nila, yun ang ginagawa nila. Walang pagkakaisa. Yung may riglang babae, totoo po yun, na hindi nagsasala, hindi magpasting, kasi nga yun ang sinabi ng propeta. Ano ang wisdom behind? Hindi natin alam, pero hindi nangangahulugan na kung may rigla ka, ay hindi ka na maligtas. Ang pinag-usapan dito ay kung sino sumamba kay Allah, magkakaroon ng kaligtasan, kasi yun ang unang utos eh, first of the commandments. At sinabi, kung maraming mga babae sa impyerno, totoo yun. Bakit? Dahil aabot sa punto ayon sa hadith na 50 is to 1. 50 ka babae sa ratio na isang lalaki. Sa dami ng babae sa panahon na yan. Kahit sa panahon natin, 7 is to 1 na ayon sa mga pantas. Kung titignan ninyo, napakaraming babae nang yun kaysa lalaki. Dahil totoo ang mga tinatawag na propesiya ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At yung hinggil naman sa sirat na tinatawag niya na kanyang binabasa, ang pangunawa niya ay taliwas talaga sa turo ng kamusliman. Yung sirat na tinatawag dito ayon sa hadith, kung saan sa araw, kung saan pinalitan, yawma tubaddilul ardu gairal ardi as-samawat, ila akhir al-hadith, hanggang sa dulo ng hadith na ito, sa araw na palitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan at kalangitan ng panibago, dahil nandun na yung araw ng paghukom, ay dadaan lahat sila sa sirat. Ibig sabihin yung tulay nga, at ang iba ilalim nun impyerno, ang makatawid yun yung paraiso. So tingnan ninyo yung kanyang pangunawa at ang kanyang basa
ay papunta daw sa impyerno, kaya wala silang alam sa aral na ito. Ang punto rito, mga kapatid, kapag bumagsak tayo sa unang utos, pag hindi tayo sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, babagsak talaga at mapupunta sa impyerno dahil sinabi nga ng Quran na yung mga hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi gumawa ng kabutihan. Siyempre, hindi nagsala, hindi nag-fasting, hindi Muslim. Sila ay iipunin sa impyernong apoy at doon sila papalitan o gaganting pala no kaya bibigyan ng kaparusahan alinsunod sa kung ano ang kanilang ginawa. Kahit malinaw ang mensahe ng Islam na kapag sumamba ka sa Diyos na tagapaglikha na walang gaya sa kanyang ipinakilalang pangalan, Allah, 1636 ng Quran, na kung babasahin sa marami pang Biblia ng mga Kristiyano, thank you bro, Arabo, Indonesia, Malaysia na mga Kristiyano, Allah ang kanilang sinasambang Diyos. Pero itong katunggali natin, ang Biblia, wala pong Allah sa kanilang Biblia kasi nga edited. Nakalimutan ko lang kanina, tinanong kung mayroon siyang Biblia sa orig na Hebrew at ipapakita niya, tsak na wala kasi ang Quran mayroon po tayong Quran na original. Kaya nga, ang mga kamusliman nagkakaisa sa turo kasi may orig na binabalikan. Unlike ang Biblia. Kahit sabi pa niya kanina na inaanyayahan yung mga tao upang mag-Kristiyano pero hindi niya alam na sa pakadaming kababayan na nagmo-Muslim. Tama po ba mga kapatid? Ito ay napakalinaw kung saan ang mensahe ng Islam ay niyayakap ng maraming mga kababayan katulad natin. At alhamdulillah, sorry Brother Fernando kung may nasabi akong mali. Ako ay nagpaliwanag lang ng mensahe alinsunod sa ating talakayan na topic. Thank you po. Ayan, so dyan nagtatapos ang debate natin ngayon between Fernando Ali Javier ng Islam versus Fernando Camacho ng SDA. Ang topic, ang kaligtasan ay nasa Islam. Formative dito si Ali Javier ng Islam, negative naman si Fernando Camacho ng SDA. So bago tayo magtapos, bibigyan ko muna sila ng tig 1 minute. Napasasalamat sa ating mga viewers at umpisahan natin kay Bro Ali Javier. Bro, pasasalamat bro. This is not rebuttal ha? So, sige. Bro Ali. Maraming salamat Brother Russia. Maraming salamat sa oras mo, sa sipag mo, sa tiyaga mo, nawa ay igabay ka sa Islam, inshallah. May yahdihillahu falamudillala wa may yudlil falahadiyala. Sabi ni Propeta Muhammad, sino mang ginabayan ng Diyos o ni Allah sa Islam, walang makakapagligaw. Pero kung sino man nahayaan na maligaw dahil sa kanilang gawa, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pagtatambal, wala rin makakapaggabay. Tingin natin sa Diyos na igabay tayo sa landas ng mga propeta. Ito po ang Islam para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Maraming salamat sa lahat nating mga kaibigan Kristiyano at lahat ng mga viewers, mga listeners. Thank you very much. Yan, that is Ali Javier ng Islam. So, bro Fernando. Fernando okay. Nga. So, 1 minute para sa iyo. Yung naiisip ko si Ferdinand ko raw yung. So, bro Fernando, 1 minute bro. Okay, ako po nagpapasalamat unang-una sa Panginoon na siyang patuloy na nag-iingat sa atin. Ano ho? Then, siyempre, pinasalamatan din natin ang buong kawanian ng DevCon. Yan. At ang kapatid na Russia, kapatid na Pastor Ferdinand, sa kanilang pagkikater dito sa amin pong naganap na pang magkaibigang usapin. Ano ho? At dyan po sa ating pong mga kaibigang Islam, huwag po kayong magagalit mga kaibigan. Sapagkat ito ay bahagi lamang po ng intellectual sharing. Ano? Walang personalan po dito, ano? Nagkataon lang nagkaroon ng argumentation and debate. Okay? So sa mga kasama namin sa platform, kay Umbriel, kay Brother Denmark, kay kapatid na Romel, Ryan, etc. At marami pa rito na hindi ko nabanggit. Ay maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. Ano? Ganun din kay kapatid na Russia sa kanyang pagiging patas na moderator. Ano? At dyan po sa comment section mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo dyan. Ano man ang inyong komento, yan po ay pinagpapasalamat ko ng marami. Ipinapag-anyaya ko rin po ang aking YouTube channel. I-type nyo lamang po, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang programa ng Back to the Truth Ministry. Ayan po, at subaybayan po ninyo.
Hindi po ang programang ito dito sa DevCon. Patuloy po ninyong tangkilikin. Maraming salamat po. At binabalik na natin sa ating pong kawanian ang ating pong oras. Ganun din kapatid Nabir, salamat pala. Ayan, so salamat din sa at natapos tayo na matiwasay. At sa gusto pala, yung nandyan sa comment box, yung mga naghahamon dyan, inaanyayahan namin kayo na mag-debate dito sa Debaters Convention. Kami yung bahala sa live nyo. Pwede nyong i-copy yung live. That is free. At kami din yung magpo-provide ng ating moderator. At i-PM nyo lang yung ating mga admin. Either si Bro Ferdinand, Brother Rush, si Spo. Yan, wait lang bro. At saka si Bro Nash. Or si Denmar, andyan. Or any na kilala nyo sa DevCon, pwede kayong mag-PM at isasali namin kayo sa ating room. At pakisuportahan din yung ating Debaters Convention sa pag-like, share ng ating page at saka pag-subscribe ng ating YouTube channel dahil yung ating Debaters Convention na live debate ay mapupunta lahat doon sa ating YouTube channel. So, tinatapos ko na halos... kay Alvin, I think tapos na. Next naman si Fernando kasi siya yung mas maraming debates. So, yan. Sana matapos natin. No? At shout out din sa nasa room para isa-isahin ko si Pastor Ferdy ng End Time. Ayan. Si Ombril ng Malaya Faith. Si Ryan. Nandito si Romel ng MCGI. Si Denmar ng Catholic. Si Ezra nandito din. Okay, so shout out sa inyo at I was found as a beggar, as an orphan with no